Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito po ang ating general reading for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa mga nangyayari sa'yo. Kung bago ka lang sa channel natin, pahit na lang ang subscribe button. Ano po? Notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Let's start your reading, Water Sign. Personal reading, other channels, other... dyan na lang sa description box. No? For other information. We do have here the Seven of Pentacles, the Magician, and the... Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Two of Swords. I can see lies or pwedeng... No, your water sign, pero you know, kung anong kailangan mo marinig, minsan sasabihin ko talaga yon. Hindi ka nagiging totoo regarding sa finances mo ngayon. Like maybe yung estado ng buhay mo, maybe sinasabi mo sa iba, ganito, ganyan, okay lang, gato, ganyan. But unfortunately, pwedeng may mga hindi ka sure na desisyon dito. Five of Pentacles, yeah, a lot of magaganda. Nakikita kasi natin medyo magaganda yung mga sinasabi mo, pero hindi talaga yun eh. Kaiba yun sa alam mo kung ano yung nagiging sitwasyon mo talaga ngayon. And ginagawa mo yun para hindi maapektuhan either yung mga nagiging decision mo or kung ano yung relasyon mo dun sa taong yon. So, anyway... Parang pinaniniwala mo sila na magiging okay ang lahat, na magiging na okay ka lang, ganyan. But I can see with the Magician, you're not. No? Kabaliktaran yun sa mga sinasabi mo. Person, nakakonnect mo pagdating sa love, water sign. Tower, the tower is here, the justice card, page of wands. Okay, I can see an ending of connection, communication, and maybe separation sa inyo nitong taon to. Maybe the two of cups, yeah, a relationship na parang nag-end dahil maybe sa mga naging decision mo sa inyo or sa sarili mo, nakikita natin nagkakaroon ng ending or separation sa inyo. Pwede may marriage na involved dito, pero pwede rin namang wala. For some of you, I feel like yung iba sa inyo, pwedeng ikaw yung hindi nagiging honest sa kanya. Maybe may kakonnect ka pang iba, pero hindi mo sinasabi sa kanya. Parang, maybe, yung iba kasi parang pinapalabas na yung naging dahilan na decision mo na ganyan is because of this person. Pero, pwede rin namang hindi. Pero, yung separation na ito, ang nagiging dahilan ng separation ay dahil sa'yo. Okay? Parang nagiging toxic. Ikaw yung nagiging toxic dito sa connection, sa relasyon.
Yung iba, sabihin, bakit naging toxic? Lalo na kung may marriage na involved, bakit naging toxic? Siya yung nang, ano, siya yung, sabihin na natin, nanloko, ganyan. Kasi, kung bakit naging toxic, dahil, maaaring kaya niya ginawa yung panloloko na yun, kasi hindi na magaganda yung mga nasasabi mo sa kanya. Yun sa halip na parang, nai-inspire mo dapat siya, hindi mo siya ini-inspire at all. Ang mga sinasabi mo, yung mga negative, yung mga hindi magaganda, ganyan. And so, yung person mo, na-toxic ka na sa'yo. So, ang tendency, naghanap siya ng iba. So, ganun. Ikaw yung nagiging toxic dito, parang ganun. Para sa person mo, ha? Nagiging toxic para sa person mo. Nine of Swords, yeah, a lot of problems ang nangyayari dito sa connection at relasyon mo dito sa person na ito with the Four of Pentacles. A lot of pag-aaway. Ayan. And, yung iba sa inyo, either you are already dealing with someone new, may kakonek ka ng iba, or yung person mo yung may kakonek ng iba and you're not happy with the connection, of course. And then, ayun, lalo yung nagkakaroon ng problema sa inyo dahil doon sa other party na yon, other person na yon. Ang mas nararamdaman ko sa'yo is that may inis, galit. Yan, may galit kang nararamdaman sa person na ito. Inis. Yung person mo, dahil dito sa, I feel like this is a cross-watcher reading, by the way, yan. The world is here, so the Ace of Swords. Yung iba sa inyo, ito ang side mo, ha? So, take only what resonates. Yung iba sa inyo, yung person mo, naging masaya pa siya or mas naging okay pa siya sa separation na nangyayari sa inyo. Kasi nga, toxic yan. Dami ng pag-aaway. Tsaka, ang laki na ng pagkakaiba ninyo. Okay, ang dami na, kumbaga, mas nakikita mo sa kanya yung mga kaibahan niya sa'yo, ganun, and then ganun din naman siya sa'yo, more on hindi na nag-work out ang relasyon, ang connection, kaya nag-i-end ito. So, yung person mo, nagkakaroon siya ng peace of mind. Dito sa new beginning para sa kanya, parang mas nagiging masaya pa siya. So, kung may separation, mas nagiging okay para sa kanya ang separation. Well, on the other hand, sa'yo, parang mas namumuo sa'yo yung galit eh. What will happen in the near future for you, water sign? In the near future, you do have the Six of Cups, the Ten of Cups, and the Four of Cups. Bottom of the deck, we do have the Judgment. Ayan, marami kayo natututunan sa relasyon, sa connection na ito. Four of Swords, Queen of Wands, and the Strength card. Okay, itong relasyon at ang connection na ito ay nagdudulot ng lesson sa bawat isa sa inyo. So, I feel like with the Six of Cups, you are walking on your own. Ayan, parang nagsisimula ka ng umalis sa buhay dito person na ito. But I can see you being happy with your friends, with your family. Kung puro galit at inis lang nararamdaman mo ngayon, in the future nakikita natin na magiging masaya ka. Kasi supportado ka ng mga taong dapat naman talagang, kumbaga, nandiyan sila sa buhay mo para supportahan ka. This could be family or friends. And although malungkot para sa'yo, pero hindi ka nag-iisa because, yun nga, supportado ka ng mga taong ito. And then, malaking lesson ito sa buhay mo, ito person ito pagdating niya sa buhay mo. And nakikita natin na mas makakaranas ka ng masarap na pahinga. Makakapahinga ka sa pag-iisip, sa stress dito sa person ito. And then ito person ito is maraming magiging challenges sa kanya na mas makakapagpatibay palalo sa kanya. I can see this person wants to communicate in the near future. Doon niya marirealize yung halaga mo. Pag once na completely nawala ka na. Okay? The Four of Swords is really sad right here. So, yung energy nito, sa una lang masaya sa kanya.
Pero pag talagang umalis ka na, nawala na yung galit sa'yo, pinabayaan mo na siya. Doon niya marirealize kung ano yung nawala sa kanya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.